Magandang araw mga bata, ito ang inyong Chermizy, magsama-sama tayong muli para sa ating panibagong aralin. Para sa talakayan natin ngayong linggo, ito ay ang paggamit ng pandiwa at pagsunod sa panuto. Natutuhan mo sa nakaraang aralin ang tungkol sa pagsasalaysay ng kwentong nabasa o napakinggan. Mahusay mong nailahad ang nangyari sa magkaibigang langgam at tipaklong. Ngayon naman ay pag-aaralan mo ang tungkol sa mga salitang kilos. Tutukuyin mo ang mga ito sa pagsunod sa mga panuto. Gagamitin mo rin ang mga ito sa angkop na anyo ng pandiwa ayon sa aspekto nito. Ating pakinggan ang pag-uusap ng dalawang magkaibigan. Kaya kong magsalita, tumayo, lumakad at tumakbo. Ang mga ito ay salitang kilos. Kaya mo rin bang sumunod sa mga panuto? Sige nga, subukin natin. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang natutukoy mo ang mga aspekto ng pandiwa at nagagamit ito sa pagbibigay ng panuto. Inaasahan din na natutukoy mo ang mga salitang kilos sa pangungusap. Ano-anong kilos ang kaya mong gawin? Alam mo ba kung ano ang tawag sa mga ito? Pandiwa ang tawag dito. Ang pandiwa ay salitang nagpapahiwatig ng kilos o galaw. Sa tulong ng pandiwa, malalaman kung ginawa na, ginagawa, o gagawin pa lamang ang isang aksyon o kilos. Mauuri sa tatlo ang tinatawag na panahunan o aspekto ng pandiwa. Ang unang aspekto ng pandiwa ay ang pangnagdaan, na ang ibig sabihin kung naisagawa na o natapos na ang kilos o aksyon. Ating basahin mga bata ang halimbawa ng mga salitang pangnagdaan. Una, nagbasa si Eugene ng tula. Ano ang ginawa ni Eugene? Magaling, nagbasa. Ikalawa, naglakad si Jane ng mabilis. Ano ang ginawa ni Jane? Magaling, siya ay naglakad. Ang mga salitang nagbasa at naglakad ay mga halimbawa ng salitang pangnagdaan. Ang ikalawang aspekto ng pandiwa ay ang pangkasalukuyan na ang ibig sabihin kung ngayon ginagawa o nangyayari pa lamang ang isinasaad na kilos o aksyon. Mula naman sa aspekto ng pandiwa na pangkasalukuyan, ating basahin ang mga halimbawa. Nagbabasa si Eugene ng tula. Naglalakad si Jane ng mas mabilis. Ang mga salitang sinalungguhitan ay ang nagbabasa at naglalakad. Ito ay ang mga salitang ginagawa pa lamang o nangyayari pa lamang. Mula naman sa ikatlong aspekto ng pandiwa, ang panghinaharap, ito ay kung gagawin o mangyayari pa lamang ang kilos o aksyon. Ating basahin ang mga halimbawa mula sa aspekto ng pandiwa na panghinaharap. Una, magbabasa si Eugene ng tula. Maglalakad si Jay ng mas mabilis. Ang mga sinalungguhitang salita na magbabasa at maglalakad ay mga halimbawa na gagawin o mangyayari pa lamang ang kilos o aksyon. Mula sa mga halimbawa ay nakita mo na naiiba ngayon ang pandiwa ayon sa kung kailan naganap o magaganap ang kilos. Tingnan natin ang talahan na yan. Mula sa aspekto ng pandiwa na pangnagdaan o naganap na, ginamit natin ang panlapi na nag mula sa salitang ugat na basa at lakad. Ang aspekto naman ng pandiwa na pangkasalukuyan ay gumamit ng panlapi na nag at inulit ang unang pantig ng salitang ugat na basa at lakad. At ang ikatlong aspekto ng pandiwa ay ang panghinaharap kung saan ginamit natin ang panlapi na mag at salitang ugat na inulit ang isang pantig upang matukoy na ang kilos ay hindi pa nagaganap at gagawin pa lamang. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Tukuyin ang angkop na pandiwa sa pangungusap. Piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ang sagot sa inyong sagutang papel.
Una, kanina A nagising, B nagigising, C gigising ako dahil sa ingay ng aso. Ikalawa, kasalukuyan niyang A binuksan, B binubuksan, C bubuksan ang pinto ng kanilang kwarto. Ikatlo, kaarawan ko bukas kaya A nagluto, B nagluluto, C magluluto si Lola ng masarap na pansit. Ikaapat, A basahin, B babasahin, C binasa mo ang mga panuto. Ikalima, A tinulungan, B tinutulungan, C tutulungan ni Annalisa kahapon ang matanda sa pagtawid sa kalye. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Tukuyin ang salitang kilos sa bawat pangusap. Una, A. Pupunta kami ng B. Lola sa bukid. Ikalawa, sa A. Martes, B. Darating ang pinsan ko. At ang ikatlo, A. Nagbabasa ako ng module, B. Araw-araw. Mula naman sa ating gawain sa pagkatuto bilang ikatlo, una ng salitang kilos ang patlang upang mabuo ang panuto. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Una, blank ng isang puno. A, kulayan. B, gumuhit. Ikalawa, blank ang bilang na isa, dalawa at tatlo. A, isulat. B, kulayan. Ikatlo, blank ng tatlong ulit ang kanang paa. A, ipadyak. B, itago. Ikaapat, blank na malakas ang tula. A, awitin. B, pasahin. Ikalima, blank ang palad o kamay. A, ibuka. B, ipikit. Tandaan mga bata, natutuhan mo sa araling ito ang mga salitang kilos o galaw. Ang tawag dito ay pandiwa. Ang mga uri nito ay pangnagdaan, pangkasalukuyan at panghinaharap. Para sa inyong takdang gawain, puno ng wastong angkop na aspekto ng pandiwa ang bawat nasa kahon. Mula sa unang kolom, ating makikita ang mga salitang ugat na alis, lipat, tumba, punas at tipad. Mula sa mga salitang ugat na nasa unang kolom, isusulat ninyo ang aspekto ng pandiwa na pangnagdaan, pangkasalukuyan at panghinaharap. Kung nagustuhan ang video nito, maaaring paki-like at subscribe ang ating video channel. Ito ang iyong Charmeezy. Hanggang sa muli, paalam!